Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Hello po sa inyo lahat. Good day po mga ka-Bigman. Okay mga ka-Airsoft, sabayan po tayo napapanood sa aming 10 different pages at sa aming YouTube channel. Mga ka-Airsoft, maraming salamat sa inyong pag-antabay, sa inyong pag-suporta sa amin. Maraming salamat po sa total of 1 million subscriber ng Bigman Hobby Shop. Maraming salamat po sa ating mga OFW. Maraming salamat sa ating mga bayaning buhay, no? Nasa kasalukuyan ay kumakayod sa ibang bansa. Maraming salamat rin po sa ating mga kababayang seaman. Ang mga kababayang seaman na patuloy, no, na sumusuporta sa Big Man Hobby Shop, na patuloy na nagtatrabaho sa kabila ng ano, ng kalungkutan, no, sa habang lumalayag ang barko, no. Maraming salamat sa inyong lahat at nandito na naman kayo. Magkakasama na naman po tayo sa isang napakainit na gabi. Okay, no? Ngayon mga ka-Airsoft, no, bago matapos tong araw na to, syempre, tatapusin ko rin yung mga trabaho ko, no. Actually, tambak tayo ng trabaho today, no. Kasi, dumagsa ang mga nagpapa-shipping sa atin, dumagsa rin ang mga nagwo-walk-in, tapos ito pa, yung mga graduate natin ng layaway installment plan. Talagang sunod-sunod, nag-graduate na, no? Okay, shoutout ko muna, no? Robert Domingo of Lupao, Nueva Ecija. Oh, yan. Lupao, Nueva Ecija, Norte, yan, no? At saka si Madam Christy of Solano, Nueva Biskaya. Okay, no, nilunch ko to. Meron tayong 10 piraso nito mga ka-Airsoft, no? Ano ba to?
This is the 1911 Drug Lord's Pistol. Yan ang malupit dyan. Ha? 1911 Drug Lord's Pistol, ito kadalasang ginagamit ng mga matitigas na mga drug lord. Okay, yung drug lord, ano, D-U-R-G. Pero kasi hindi natin pwedeng i-ano yun eh. I-broadcast kay FB yung D-R-U-G, no? D-R-U-G pala, sorry. Yung drug, no? Pwede lang yung drug. D-R-A-G. Kaya pinalit ako yung spelling eh. Naging drug lord. Hindi drug lord. Hindi ganun, ha? Okay, very rare. Means once in a lifetime unit. Minsan lang ilalabas. Kaya kung meron kang enough budget para sa kanya, i-avail mo na, no? Alam nyo, ganito, no, mga kaya. So, bibigyan ko kayo ng tip, no? Kailangan mo to? Landline. Oh, ito, ito. Huwag ka lang masyadong lalayo. Kasi ano? Mapapatid. Paano? Very non-po naman. Oh, sige, sige, no? Okay, mga kaya, no? Bibigyan ko kayo ng tip. Kung ikaw collector ka, kung gusto mo yung unit mo hindi bumababa yung value, no? Kung gusto mo yung unit mo tumataas ang value, huwag kang kukuha ng mga ordinary unit, no? Syempre expected mo na yung unit pag binili mo ng mura ano yan, pababa ng pababa ang value niyan. Pero pag yung unit hindi yung ordinaryong unit na nakikita mo sa pang-araw-araw mo, ang ganda ng value niyan, di ba? Pataas ng pataas ang value niyan, oh. Pwede mo to. The 1911 Drug Lord. Oh, tignan mo naman yung itsura, di ba? Wala. Oh. Hindi mo makikakaila. Talagang, wow, di ba? Napakaganda, oh. Di ba? Yan ang sinasabi ko dyan. Pang talagang pang drug lord. Pag talagang matikasan na ano eh. Napormahan eh, oh. Ngayon, maglalabas pa ako nito. Maglalabas tayo ng gold barrel nito, no? Actually, hindi pa... Okay, naka-fix barrel siya. Okay, naka-fix barrel. Oh, grabe, galing! Hindi ko alam, ano ba naman kayo? Ipapalive nyo sa akin, isa-surprise nyo ako. Hindi ko alam... Grabe, naka-fix barrel siya. Okay. Nakakatuwa naman. No? Hindi ko alam na naka-fix barrel to. Pero parang ang bagal ng internet natin. Grabe. Dali nga, i-off ko muna yung mga internet nitong iba. Ang bagal ng internet ko. Ang labo. Ano ba yan? Hello, 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 Converge. Ano ba yan? Nakakainis naman. Ayun. Anyway, no, ayun nga. As I was saying, no, huwag kayong bibili ng mga ordinary unit. Yung ordinary unit, yun yung mga entry level. No, kung gusto nyo yung trip-trip lang na paglalaro, edi okay, bili kayo nun. Pero kung gusto nyo yung unit na tumataas ang value, yung kung gusto niyo yung unit na someday pwede niyo dalhin kay Boss Toyo. Ah, di ba? Yan. Ano ba yung mga unit na ano na someday pwede mo dalhin kay Boss Toyo? Ito. Number one na to, no? Number one na to. Ano? Yung D-Day natin. Yung D-Day, no? Yung 1911 commemorative, no? Yung pwedeng-pwede mo dalhin kay Boss Toyo 'yon. Yung mga John Wick natin na high-end edition, huwag yung budget meal, ha? Kasi meron rin budget meal na John Wick, di ba? Yun. Ano pa ba? Ano pa ba mga Desert Eagle? Ano? Yan yung mga unit na someday, pwede mong dalhin kay Boss Toyo at iba ang value. Ha? Di ba? Alam mo yung ano? Yung may swerte yung may mga may-ari ng D-Day. Ito ha, alam nyo ba na minsan lang nilabas yan, yung D-Day na yan, at hindi maglalabas, may bubog ha, at hindi palagi maglalabas ng D-Day,
no, yung 1911 commemorative unit, no, na ginamit sa ano, sa World War II, hindi palagi maglalabas nun. Okay? Kaya yung mga nagkaroon nun, kasi I think ang nilaunch ko nun parang 11 pieces lang eh. No? 11 pieces. Yung mga ka-airsoft na meron nung D-Day na yon, actually nagtabi ako ng para sa akin. Tatlo sana, kaya lang hiniritan nung ka-airsoft na isa eh. No? So may dalawa na lang ako. Yun, nakatabi na yon, no? Hindi ko na ibebenta yon talaga, promise, kahit opera nyo ng mataas, no? Alam nyo yung D-Day na yan? Tandaan nyo to, ha? Eto, thank me later, sabi nga, no? Thank me later. Yan, D-Day na yan, 10 years from now, okay, ha? 10 years from now, nagkakahalaga yan ng kalahating milyon. Taga mo sa bato, yan sinabi ni Big Man. Tandaan nyo, ha? Hindi ako magsasalita ng bagay na ano, na hindi totoo. Commemorative yan, no? 10 years from now, ang halaga niyang kalahating milyon. Totoo yan, no? Ngayon, itong unit na to, the 1911 Drug Lords Edition. Okay, no? Hindi everyday makakakita ka ng ganitong unit. Hindi everyday gagawa sila ng ganitong unit. Yung simpleng 1911, no? Pakita ko sa inyo. Oh, ito, simpleng 1911. Everyday gagawa sila nito. Everyday may manufacturing nito. Everyday nagsusupply nito. Okay? Pero this 1911, the Drug Lords Edition, walang-wala nito. Okay? Actually, hindi naman sa pagyayabang, no? Eh, pero tayo lang na naman na nagkaroon nito. No? Hindi ka makakakita nito sa mga ibang shop. At saka makikita mo, iba yung atin eh. Katulad itong atin, naka-fix barrel. O, di ba? Ibang-iba. Hindi ko alam ha, kung in-upgrade na ba to o... Eh, grabe o. Oh. Meron siyang konti, clearance lang, no? Pero hindi yung malakas talaga na... Tapos, ito pa o. Oh. Grabe, napakaganda pala ng performance ito. Actually, nagulat lang rin ako. Hindi ko alam na naka-fix barrel to, no? Hindi ko alam na nakaganito. Oh, siguro kakausapin ko yung gunsmith natin kung in-upgrade to or talagang upgraded. Hindi, malamang hindi naman maglalabas sa upgraded eh. Baka siguro na trabaho na to. No, anyway, malalaman natin, no. Ito, yung 1911 na ordinary versus the 1911 Drug Lords Edition, Drug Lords Pistol. Grabe to guys, no? Hindi ko lang alam, ang value nito, 5 years to 10 years from now, no? Pero, yung nakabili ng mga D-Day, yung nakabili ng akin ha, pakita natin, maraming hindi nakakita nun eh, no? Pakita mo yung sa akin, ha? Yan. Yung nakabili ng ano, ng commemorative unit, maglabas mo. Yung naka... Yan, no. Akin. Yung nakabili ng commemorative unit, yung ganito, o. Oh. Kita natin, ha. Yung nakabili nito, napakaswerte nyo. Balang araw pa, ano, pasasalamatan nyo ako, no? Tingnan nyo, box pa lang, o. Oh. No. Di ba? Tandaan nyo to ha, pag sinabi ko, itaas nyo yung percentage na papaniwalaan nyo. Kasi hindi tayo magsasabi ng ano, ng hindi totoo, no? Okay, no? Yung mga nakabili nito, no, napakaswerte. Natatakot akong hawakan siya. Nakakatakot, nakakaano, no? Yan, ito. Yung nakabili nito, tingnan nyo ha. Yan. Napakaswerte nung merong yan, ha? Napakaswerte nung nagkaroon yan, ha? Okay? Yan. Napakaswerte. Nakasulat sa history itong unit na to. No? Nakasulat na sa history. Kaya, ilang years mula ngayon, ang value nito tumataas. Actually, nung time na binili nyo to, nung time na nagkaroon kayo nito,
pwede nyo nang ibenta ng mas mataas eh. Diba? Kung gusto nyo pagkaperahan, pwede nyo nang ibenta. 10 lang ang meron nito, 10 lang ang nilabas nito, no? Ngayon hindi ko lang alam kung 5 years from now or 10 years from now magkano ng halaga nito. Okay? Commemorative lang 'to. Naganap 'to nung 1945, 'di ba? Ayun nga nakalagay nga oh. Kaya nga D-Day, eh, no? Hindi pala 1945. June 6, 1944. Yan. Pakita ko sa inyo malapitan. Inggitin ko lang kayo. Yan ha. Yan. Okay, yan o. Tingnan nyo ha. Grabe yan. Diba? Wala kayong makikita sa iba niyan. No? Yan nyo. Grabe, diba? Oh, yan. Yan. Ganda, di ba? Yan. Okay, no? Kaya ito, sa totoo lang, kahit ano sigurong gawin na awitan to, hindi ko na to ibebenta, no? Talagang ano na to, four keeps na to. Never, no? Magkamatayan na. Hindi ko to ibebenta. Kasi ang lagay eh, kayo lang ba yung meron, di ba? Ako tong sa akin pinanggalingan eh, wala ako, di ba? Hindi naman pwede yun. Okay na. Kaya yung mga airsoft, yung nagmamay-ari nito, swerte-swerte kayo mga bossing. No? Swerte-swerte yung nagmamay-ari nito. Look oh. Ngayon, ito naman, swerte-swerte. Meron pang may pagkakataon swertihin yung susunod na magmamay-ari nito. This is a 1911 Drug Lord King, no? Edition of pistol. Ayan. Tignan nyo. Ano yan, ha? Hindi pintura yan, mga ka-airsoft. Nakaukit yan, ha? Pakita ko na malapitan. Nakaukit yan. Baka kala nyo pintura yan, ha? Eh no, nakaukit siya, no? Nakaukit siya, na? Ukit siya, no? Eh no, mararamdaman mo kung gaano kalakas. Tapos, upgraded na to. Okay, nag-chrono ako nito kaninang umaga, 400 FPS. Okay? 400 FPS. Ipo, Castro, huwag ka dito mag-inquire. Okay? Mag-PM ka. Okay? Paul Adrian, nagsiship ba kayo sa Davao? Yes. Okay, no? Kaya ito, napasa ano nito. Itong unit na to ay going sa Solano, Nueva Vizcaya. Order ito ni Madam Christie. Madam Christie Fermin, ikaw ba yan? ni Madam Christie, order to, malamang sa malamang, nafe-feel ko na ipang re-regalo kay Mister. Okay. Medyo malayo pa yung babagtasin. Bakit? Ipang ki-Christmas gift niya raw ito. Ngayon, malamang sa malamang, pag-receive niya nito, itatabi niya muna, then maibibigay niya kay Mister sa araw ng Pasko. Oh, sana all! Di ba? Sana all! Grabe yan! Inabilang muna natin. Lucas, pengi nga ako ng gun stand. Lagay mo, tabi mo to. No. Kuha kang high kappa, no? Na gun stand. Yan, no? Unit mo, Madam Christie of Solano Nueva Vizcaya. Ito po, review and unbox natin. Okay, next unit is unit ng ating graduate of layaway installment plan, Sir Robert Domingo. Okay, ito yung unit mo, sir, no? Of Lupao, Nueva Ecija. Okay. Ito yung unit ng ating airsoft na si Sir, no? Bali, graduate siya ng layaway installment program natin, no? Yung layaway installment program, actually may mga available na slot. Kung gusto nyong kumuha, merong tatlong available na slot na naman, no? Pwede kayo mag-avail, no? Una-unahan lang, ha?
importante makuha nyo yung slot, okay? Ito yung unit mo, idedemo yung test fire na natin, okay? Mga ka-airsoft, shoutout ko na lang rin yung mga taga Batangas, mga taga Laguna, taga Cavite. Kung gusto nyo magpabook, gusto nyo pumili ng unit on the spot, magpabook kayo, no? Pupunta ako dyan this week, maybe Sunday. Kung gusto nyo pumili, gusto nyo bumili airsoft, on the spot, pipili kayo. Marami akong dala, 50 piraso. Ganun din sa Norte, no? Meron na tayong booking ng Tarlac, ng Bataan, at saka ng Nueva Ecija. Okay? Nag-aano pa ako noon, nag-aantay pa ako ng mga magpapasabay para mag-push through na yung biyahe. Okay? Para, kasi kailangan, ano eh, para hindi naman ako talo sa biyahe, di ba? Kailangan may mga kasabay, di ba? Halimbawa, pupunta ako ng South, okay? Yan, Cavite, Laguna, Batangas. Lahat kayo na gustong magpasabay ng airsoft, lahat kayo na taga dyan na gustong kumuha ng airsoft, tumawag na kagad kayo sa amin, no? Para ma-book kayo, dyan kayo pumili on the spot. On the spot, okay? Demo, test fire, bago ka magbabayad, okay? Yan, ngayon, meron bang mga tanong? Bago tayo mag-start, no? Tanong, mag-sagot tayo ng tanong. Okay. SB Andrew Chavez, sorry sir, no? Kung gusto mo lang mag-inquire, mag-inquire ka na lang, no? Pero walang flex-flex dito, no? Walang flex-flex dito. Hindi po to live selling, okay? Demo and review po ito. Hindi po to flex. Hindi po to live selling ng bra, ng panty, ng short, ng rubber shoes. Hindi po to gano'n, no? Lahat ginagawa natin ng may kaayusan, no? Only thing ko, walang flex-flex dito, ha? Hindi live selling to. Okay, boss. Yung ginagamit ni Tanggol, magkano yun? Mag-PM ka, okay, no? Mag-PM ka, okay? Meron po ba kayong tag 10K? Yes, marami. Shout out from Olonga po, Rest de la Basala. Okay, no? Okay. Ito. Idol, ano kaya pasok sa budget ko? Pang self-defense lang sabay. Jow Urgel, no? Ganito, no? Ang airsoft hindi ginawa para i-depensa ka sa bahay mo. Okay? Ang airsoft hindi ginawa para pang self-defense. Ang airsoft ginawa para magkaroon ka ng kaibigan, para magkaroon ka ng stress reliever, para makapagpaputok ka ng barrel na same concept sa live gun. Okay? Pero hindi to ginawa para i-depensa yung pamilya mo, yung sarili mo. Okay? Limit your expectations regarding airsoft, no? Hindi niya kayang pumatay. Okay? Anong self-defense ang hinahanap mo? Di ba? Please limit your expectations, no? Regarding airsoft, okay? Kaya, ang airsoft ginawa para makapaglaro ka, makapagpaputok ka na parang totoo, makasali ka sa mga sports. Hindi siya pang self-defense. Okay? Hindi, pero bilin ko palagi, kung airsoft lang ang meron ka, para ipagtanggol ang sarili mo, why not? Di ba? Pero hindi siya ginawa for self-defense talaga. Okay? Nasa paggagamitan mo, nasa sayo na lang yun, no? Okay, then boss, yun po ba yung Sun Viper, yung tinutukoy mo na 10 years? Dapat nanonood ka, Ipo Castro, no? Meron. Ha? Sino? Sir. Ipo? Ha? Yung kumuha ng Sun Viper din. Tinatanong lang meron. Nang ano? Sun Viper. Sun Viper? Na high-end? Mm-hmm. Ha? Meron pa naman. Iba. Pero yung mga John Wick kasi ganito yan, ibang kategori yan, no? Si John Wick kasi, sa totoo lang, tatapatin ko na kayo, si John Wick, maraming nilabas. Pero, tinigil na. Kasi, series nga yung John Wick, di ba? Compared dun sa mga unit na sinabi ko sa inyo, yung mga D-Day, di ba?
Eh, ang nilabas nun, parang nasa 50 piraso lang. No? Sa pagkakaalam ko, ha, ang nilabas nun, sa buong mundo, 50 piraso lang. Nagkataon lang na 10 napunta sa Big Man. Di ba? Kaya iba talaga ang presyo nun. Ito, katulad nito, ang nilabas lang na naman nito, is 10 piraso lang rin. Nagkataon na, nakuha natin yung 10. Kaya, oo, tataas ang value nun. Pero hindi kasing taas ng value ng ibang unit. Kumbaga, ganito yan. Depende sa pagkakarir, di ba? Halimbawa, sasakyan, di ba? Yung sasakyan, yung Ferrari, oo, rare yan. Pero maraming nilabas, di ba? Marami siyang nilabas. Diba? Sandali. Yung Honda na sasakyan, diba? Honda Type R. Oo, rare yan, pero maraming nilabas. Kumbaga, tumataas yung value niya, pero iba pa rin yung pagtaas ng mga very rare na sinasabi na konti ang nilabas. Yung John Wick, nakabilang siya sa mga rare, no? Rare siya kasi bihira rin siya pero maraming nilabas. Ito kasi, itong unit na to, bihira siya, super bihira siya, konti lang ang nilabas. O, yun, gano'n, no? Sana maintindihan nyo, kaya medyo ano eh, medyo naano ko, no? Kasi baka hindi nyo naintindihan, pero sana lang maintindihan nyo, no? Okay, boss, yun po ba yung tinutukoy nyo? Okay. Kung si-ship yun sa Davao, may sandviper kayo, boss? Meron sandviper, ha? Ilan na lang, no? Solid chrome po ba yan, boss? Or cera-coated po yan? Daming alam nito, cera-coated pa. May nalalaman pang ganun. Okay, no? Need ba ng lisensya sa paggamit airsoft? No need, hindi po kailangan. Walang lisensya, documents, or batas na sumasakop sa paglalaro ng toys, okay? Okay, paano makuha ka, Big Man? Paano makuha ka, Big Man? Ah, ang gulo nito, ng slot. Mag-PM ka, Sir Benedict, no? Good evening, Abot Live Vlog, boss, sabi ni Alan Villaris. Good evening, Big Man. Big salute sa'yo, sabi ni Mangubat Joseph. Okay? Okay, deadma ko yung mga magkano. Deadma na lang. Boss, pwede shout out. Salmon, siguro sa amin, no? Sa aming mga security guard. Oh, shout out sa ating mga kababayan na SG. Oo nga, no? Dapat nga pala sina-shout out ko rin yung mga SG natin na kababayan, no? na ginagawang pampagising, no? Yung mga vlog-vlog ni Big Man, no? Ay, lalo na yung mga naka-duty sa gabi. Meron kasing isang SG, nakausap ko, pampagising daw niya sa gabi. Yung mga vlog ko, meron raw akong vlog na minsan natatawa siya, minsan naiinis daw siya doon sa mga viewer kasi parang pabebe na lang, ganun-ganun, lagi na lang daw. Yun, ha? No? Yun, sabi niya, ganun, no? Okay, tapos, okay, Janik, parang na pinakamaganda, okay. Clint, PM ako, Big Man, okay. Shoutout, boss, sana makabili ako niyan soon, sabi ni Clint. Sana, no? Huwag mo sabihin sana. Grind for it. Pagtrabahuan mo. Huwag mo sasabihin sa sarili mo na, sana makabili ako niyan. Sana makatapos ako ng pag-aaral. Sana magkatrabaho ako. Yung pangarap mo, huwag mong hayaang ma-stuck dun sa word na sana. Pagtrabahuan mo, di ba? Paano ka makakatapos ng pag-aaral? Pag sumikapan mo, di ba? Mag-aral ka, magsunog ka ng kilay, di ba? Paano ka magkakatrabaho? Galingan mo, di ba? May interview. Relax, just be yourself. Pagdaanan mo 'yung interview, ipasa mo, di ba? Ganun 'yan, no? May pangarap ka, gusto mo 'yung anak mo sa Pasko mabilan mo ng rubber shoes, magdoble kayod ka, di ba? Magdoble trabaho ka, di ba? Kasi wala namang mamimigay sa inyo ng rubber shoes, di ba? Ngayon, gusto mong bilan ng rubber shoes yung anak mo, eh mag-sideline ka, di ba?
mag-sideline ka ng legal, mag-sideline ka ng maayos, mag-overtime ka, di ba? Ano pa? Gusto mong bilhan na rubber shoes yung anak mo? Magtipid ka sa Yossi, hindi yung maya Yossi ka na Yossi, di ba? Gusto mong bilhan ng bestida man lang or damit or regalo yung misis mo sa Pasko? Ano ba gawin mo? Tigilan mo yung kakainom, bawasan mo yung kakainom ng alak, di ba? Maraming paraan eh, di ba? Maraming paraan. Kaya mga Airsoft, no? Sabi nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung di ka gagawa, hindi maawa ang Panginoon. Ayan, di ba? Kailangan, ano rin tayo? Meron tayong pagpupursige, di ba? Huwag yung sana. Huwag ganun. Pangit yun, pangit ang mindset yun, mga Airsoft pa. Kailangan, kayang-kaya ko yan. Ganun. Yun ang mindset mo, no? Antay lang, big man. Makakabili din ako yan. Magkikita rin tayo. Magpipicture-picture tayo. O, ganun, di ba? Yun ang masaya. Okay, Ma'am Christy, ito na po yung unit mo. Demo and test part tayo. Kagabi, nag-demo ako nito 400 FPS. Okay, kaya napakasarap nito. Napakagandang gamitin. Okay? Ngayon, wala na naman ako warmer. Meron. Okay. Ngayon, mga Airsoft, nasa ang silicone na yun. Silicone oil, Ma'am Christy, bali meron naman kasama dun sa package mo, no? Pa-regards na lang din kay Macy, kay Sir, no? Sana i-video mo pag ina-unbox niya na to. Gusto ko makita yung reaction ni Mr. mo, eh, no? Habang ina-unbox niya to, okay? Big man, may unit po bang 5K plus pang starting lang po? Kasi bago pa lang ako ganitong industriya. Oh, Edmar Fernandez, payo ko lang sa iyo ha. Kung yung unit mo 5K, tabi mo na lang, mag-ipon ka pa, dagdagan mo pa para makapunta ka ron sa mga Taiwan unit na mas magaganda. Kung yung unit mo 5K, tabi mo na lang, susunggabang ka ng mga buhaya diyan, no? Susunggaban ka ng mga buhaya, susunggaban ka ng mga ganid, no? Gagawin sa iyo i-PPM kanila, tatakamin kanila, tapos i-scamin kanila, okay? Maikpit pong pinagbabawal yung paglalagay ng price sa comment section. I-PPM po kayo ng mga scammer. Sa kasalukuyan nanonood sila, dalawa sila, ayan yung account kitang-kita ko. Okay? Huwag po kayong magbabanggit ng price or huwag kayong magsasabi na interesado kayo sa comment section kasi i-PPM kayo ng mga manlulokong scammer. Nakamonitor sila ngayon, dalawa, naghahanap ng mabibiktima. Isa ka na ron. Okay? Yun. Presto the ball, then spray tayo. Okay. After nun, lagyan din natin yung inlet valve, Ma'am Christy. Okay. After that, this is the unit, kasa natin. I-lock natin manually. Sprayan natin tong slide stopper. Then, sprayan din natin yung loob, yung nozzle. After that, release, rest. Grabe, ang sarap ng tunog nito, ha? Napakaganda ng tunog. Tapos, lagyan natin ng oil. Okay? Sorry. Lagyan natin ng gas, no? Sa pag-gas, always tayo pataob, upside down, press down pag ready. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 seconds is enough para sa isang full rounds. Okay? Ngayon, reloader. So, sa pag-reload dito, Ma'am Christy, meron special na paraan kung paano maayos makakapag-load. Yung spring niya nandito sa gilid. Yung iba kasi nandito sa harapan. No? Hatakin nyo pababa. Yan. Habang hinahatak, yung right thumb ikalang dito, para kung mabibitawan mo, sasaluhin ng right thumb, okay? All the way, then, dito isushoot yung bala. Ayun, ito yung butas sa baba. Hindi po dito sinushoot, ha? Dito po. Pump tayo. Okay. Hindi na natin ganun pupunuin ng bala, okay? Yan, ha? Okay, ngayon, pasok sa unit. Sarap ng tunog, kasa. Ready to fire. Okay. Firing tayo. Firing. Lucas, firing. Sarap ng tunog, lalo na pag talagang naka-fixed barrel. Firing, lapit mo, pakita mo. Firing.
lakas. Lakas, no? Oh, grabe. Lakas, no? Sarap, no? Grabe, lakas, guys, no? Open slide dahil wala ng bala. Lagyan ko ulit bala. Sarap. Ang sarap niya iputok. Okay. Okay, then. Pasok ulit. Then, release. Hindi na kailangan ikasa. Okay, firing! Sarap! Ang tipid pa sa gas. Ang tipid sa gas, biruin mo, ha? Dalawang full round, halos full rounds na, no? Okay, then release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, Madam Christie, since sa Pasko mo pa ibibigay ito, papasingawin ko yung gas para pagdating sa inyo ito, walang gas. Siguro, ipanood mo na lang kay bossing, kay mister mo. Itong live natin, no, para mapanood niya kung paano yung tamang paggamit. Press lang to. Yun, okay. Madam Christie of Solano, Nueva Vizcaya. Ito na po yung unit niya na panregalo kay bossing sa darating na kapaskuhan. Maraming maraming salamat. This is the 1911 Drug Lord King. Okay, Drug Lord King, no? Kumbaga siguro hari ng mga drug lord, okay? Napakaganda niyan, mga airsoft, no? Okay, for pack and for shipping. Okay. And next unit for the main event. Okay. Ito yung unit ng ating graduate of the layaway, si Sir Robert Domingo. Okay, si Sir Robert Domingo ay taga Agupalo, Weste, Lupao, Nueva Ecija. Okay, no? So, ito yung unit niya. Tapos, idedemo and test fire na rin natin ngayon. Okay, no? Tingnan akong battery. Okay. So, guys, sarap po, the HK416, no? What good and special about this? Pagdating sa mundo ng barrel, talagang sikat na sikat to. Okay? Sa mundo ng barrel, military specs kung tawagin to, no? Bakit military specs? Dahil ginamit din siya ng mga military. Kumbaga, ito yung ganitong-ganito yung unit na ginagamit ng military, no? Hindi siya yung para mga customized, hindi siya maraming abubot. Simple-simple lang siya, pero solid, no? Isang kinasarapan itong unit na to, sa totoo lang, ang bigat. Okay? Ito yung mga type na type ng mga newbie, no? Ako kasi bilang isang old player, ayaw, graduate na ako dun sa ganitong unit. Ganito kabibigat na unit, no? Kumbaga, hindi naman sa hindi ko siya gusto. Kaya lang, ano na siya, kumbaga parang ano siya, para sa tulad ko, medyo ayaw ko na, no? Gusto ko yung something lightweight, yung something na magaan na. Di ba? Okay, kaya ito yung unit na to, talagang number one sa mundo ng ating mga ka-airsoft, no? Pagdating sa performance, pagdating sa style, talagang hinahanap-hanap to. Okay? So, unit, demo and test fire natin, okay, no? What good and special about this, fully adjustable, okay? Na adjust, depende sa haba ng kamay mo, depende sa reach mo. Pero may downside yun. Pag fully adjust, ang tendency, malayo yung sight sa'yo. Okay? Malayo yung sight sa'yo ngayon, konting galaw mo, nawawala ka lang sa focus. No? Konting mangawit ka lang, wala ka agad sa focus. Pero pag nakalapit siya sa'yo, nakaduktok sa mata mo, talagang nakafocus ka. Okay? Mabigat siya, in terms of mabigat, lalo na sa going harap. No? Kasi nandyan yung weight na kasi full metal yan. Diba? Full metal yan, ha? At saka, ang laki niya, no? Talagang bulldog, sabi nga, eh. Tapos, makikita nyo, yung front sight niya, ano, natutupi. Hindi siya istorbo. Kung sakaling lalagyan mo siya ng scope, hindi magiging istorbo yung front sight sa'yo. Ayan. Pero kung gusto mong conventional sight, ayan, pwede. Pero kung gusto mong may scope, fold mo lang yan, alisin mo to, good to go na. Napakaganda kaya ng ganito na may scope, no? Tapos, okay, yun lang naman. Wala naman, ha? To, release magazine. Magazine, 300 rounds. 300 rounds ang maximum na pwede mong ikarga, ilagay. 300 rounds ang pwede mong iputok. Okay? Ngayon, alagay muna tayo ng battery, no?
Sa paglalagay ng battery, alisin ko muna to. Yun. Hindi ko lang alam kung pwede ilagay dito. Sandali. Tingnan natin. O, pwede! Tanga-tanga talaga to si Big Man eh. Balik natin. Okay na. Pwede naman pala. Ayan. Okay. Meron ditong susungkitin. Left and right. Pipigain mo ng may patulak. Okay? Ayan o. Medyo mahirap nga lang kasi siyempre bago eh. Kumbaga maano siya. Mahigpit pa. No? Siyempre bago. Okay? Dali, atakin ko lang yung wire. Yun. So, this is the wire. Yan to, yan. Pasok mo lang yung mga excess na wire. Yan. So, this is the plug. Ayan, no? Diyan mo ilalagay yung battery. Yan. Pasok mo lang yung battery, i-plug mo lang. Ito na. Medyo mahigpit, ha? Bago kasi. Okay, yan. Linag mo. Good to go. Nakita nyo naman, no? Hindi ko na isasara kasi test fire lang naman. Nakita nyo kanina yung mga rifle na gas type ikinakasa rito sa charging handle. While the electric type, no need na ikasa. Pag yan, nilagay nyo na yung battery, good to go na. Single. Rapid. Single. Rapid. Okay. Yan o. Meron siyang mode dito, dial, no? Safe. Single. Rapid. Oh, yan. Diba? Dire-diretso yan. Okay? Ngayon, dito muna yan. Ang battery, maximum lifespan is 2 years. 2 years ang tinatagal ng bawat battery. Maingat ka man or hindi, 2 years lang siya. Okay? Ngayon, ang isang full charge is, ano, charge mo lang siya ng 2 hours. Okay? 2 hours lang. Kung ma-full charge siya within 2 hours, eh, well, good. If hindi siya ma-full charge ng 2 hours, eh, bunutin mo na lang muna after 2 hours, then i-resume mo pag nakapagpahinga na siya ng 10 to 20 minutes. Para iniiwasan natin na masira yung battery. Okay. Ang battery na full charge is good for 10 magazine. Okay. Ibig sabihin, 10 300 rounds ang isang full charge. Okay? Gets nyo, ha? Ngayon, yung battery, ito kadalasan na tanong to. Big Man, halimbawa, isang magazine lang yung ginamit ko. Charge ko na ba agad? Mas maganda, laging full yung battery natin, no? Para pag ginamit natin, lagi siyang full, di ba? Na kahit hindi mo na siya i-drain, basta i-charge mo siya agad, ay ulit, ay good to go yun. Maganda yun, no? Ngayon, iwasan mo lang, okay, no? Iwasan mo lang na mag-charge ka nang nakalagay dyan yung battery. Iwasan mo rin na ma-drain siya. Ayaw ng battery nang na-drain, okay? Hindi mo kailangan i-drain siya bago i-charge ulit. Pag dinedrain mo siya, yung lifespan niya, lumiliit, humihina na. Okay? Kaya, iwasan niyo po yun. Tama? Ngayon, ang battery natin, ha, ayaw din niya ng na-overcharge. Kaya nga, ang bilin ko, 2 hours lang maximum charging, bunutin, then i-resume na lang. Okay? Okay, Lucas, pengi ako ng tumbler natin, dalawang color. Okay, guys, no, start na ng month, no? May nanalo ng Tumblr dahil nanalo siyang top fan. Na, top sharer. Okay na. Ngayon, yung magiging top fan and top sharer for this month na naman, mananalo ng Big Man Tumblr. Ah, yan ha. Yan, mananalo niyan plus, ayun pa. Yan. Yan, yan. Pipili ako ng isang mananalo ng ating Aqua Plus na
na ano to? Water, ano ba ang tawag dito? Sports bottle na water tumbler, no? Yan, okay. Yan, pipili ako ng mananalo ng isa nito, then mananalo rin ng dalawa nito, okay? Kaya mga Airsoft, i-share nyo na yung ating live video. Plus, syempre, hindi mawawala, bibigyan ko kayo ng tactical knife. Yung sikat natin na tactical knife na parang credit card lang, na super talim. Okay? Bibigyan ko kayo nito, plus ito. O yan, di ba? Syempre, haatid sa inyo yan ng inyong likod. Big man, oh, di ba? Napakaganda, oh. Oh, di ba? Anong sangka pa, di ba? Ayan, bibigyan ko kayo niya. Tapos ito, mamimigay din ako nito, ha? Doon sa mga mananalo, top sharer natin, tsaka top fan. Okay? Kaya kung, nag-share kayo ng mga live namin, eh, siguradong mananalo po kayo nito. Huwag po kayo mag-alala, okay? Mabibigyan at mabibigyan po kayo. Okay? Kaya ano pang inaantay nyo? Share nyo na yung ating live. Okay, no? Ay, may share button po dyan sa baba, okay? Same thing yan po ba ng M4 unit, sir? Yes, same naman kasi M4 to eh. Okay, no? Same naman sila ng timbang kasi M4 to eh, okay? Sir, kailan punta sa Tarlac? Mark Lester Esguera. Tarlac, meron na kaming biyahe. Kung gusto mo magpasabay, magpabook ka na lang. Paki-PM nga yan, Gail, yung Mark Lester Esguera. Baka gusto magpabook na para ano, makabiyahe na ng Tarlac. Mapuno na natin yung slot, no? Okay, ito na, meron ng battery. Maglalagay na tayo ng bala. Sa unit, dito nilalagay yung bala. Ayan, no? Binubuksan. Ngayon, ibubuhos natin yung bala. Guys, tignan nyo yung mga ano, tignan nyo yung mga bago naming BBs sa mga darating na araw. Ayan. Okay, no? Ganito na mga mangyayari. Ganito na mga packaging natin ng mga BBs. Ayan, o. Ayan, ha? Ayan, napakagaganda niya, no? Ayan, o. O, di ba? Ayan. Ayan, tignan nyo yung mga BBs, o. O, di ba? Ayan, ha? Special edition yan, syempre, by Big Man, no? Naka-battle na kagad. Napakaganda ng battle. Napakaganda. Walang label. Walang sticker. Saan ba galing to? Iba yun. Yan yung mga bago eh. Ibig sabihin, aalisin ko to. Kukunin ko na lang. Lagyan mo to nung doon. Ha? Alisin ko to. Ito guys, oh. Ganda, oh. No? Ayan. Ayan, oh. Napakaganda, di ba? Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Di ba? Yan yung mga bago natin, no? Actually, ano, kumukuha na kami ng supplier, no? 2,000 rounds to, ha? 2,000 rounds. Ayan. Look, palitan mo to ng 0.25 yung laman. Ayan. Tapos kulang ng takip yun. Mga nandun. No. Okay, 2,000 rounds, ayun, nabibis yun, okay? Ngayon, ito magazine, buksan lang dito, then bubuhusan natin. Okay. Ayan na, nabuhusan na natin. Dali, kapang ko, baka tumapin yung bibis. Oh, yun, kita nyo? Ngayon, sasaram mo to. Ayan, sinara na. Ngayon, meron siyang gear sa ilalim, kinakamot. Bakit mo kinakailangan kamutin? Kasi, nandito yung bibis. Yung ibinuhos mo, kailangan maitulak niya papanik para makapunta sa unit. Ayan. Na makikita nyo, ayan na yung bibis, o, di ba? Ngayon, kamot lang ng kamot. Siguro, dagdagan nyo na, no? Para hindi kayo kamot ng kamot maya, okay? Ayan, ayan. Kamot lang ng kamot, then, ready na yan. Good to go. Pasok. Diba? Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalagot. Ngayon, firing. Firing. Single fire. Sarap. Rapid fire. Bumabanda.
Okay. Lucas, firing! Pag-firing natin si Lucas, mga Kairsop. No? Para maki... Ang sakit to dito, bumanda sa akin. Okay. Firing. Sige, firing. Oh, yung tablet. Okay. Rapid fire. Okay. Bukas, i-empty mo na ng laman yun, ha? Punong-puno na, ha? Okay. Atiga, atiga mo nangyayari sa sahigo. Tumatapon na yung bibis. Okay. Okay, guys, no? Napakaganda ng unit ng Atiga Airsoft sa Robert Domingo. Oh, Lupao Nueva Ecija, no? Lupao, ano to, no? So, for shipping na lang to? Ha? Ba't nakalagay dito walang shipping fee? Nag-send lang. Layaway ba to? Layaway. Ah, okay. So, what other than dapat that? Ha? Dapat si Odi to. Okay. Okay. Oo nga yun, no? O sige, anyway, no? Shipping na lang daw, no? Okay, so, okay na yung unit. Na demo and test fire na, ito na yung pinaka-importante sa lahat. Every after the game, release the magazine. After you release the magazine, you need to clear the chamber. Isang putok. Okay. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Ang spring niya located dito. Dahil nag-fire tayo, yung spring naka-press. Kailangan, maibalik natin sa pagkakaunat. Lagay natin sa rapid fire. Press natin ng 1 seconds, mga 4 to 5 shots, then single fire, then save. Okay, save na. Okay, no? Sundin nyo lang yun, mga Kairsoft, para yung unit nyo, hindi siya manghihina. Bakit ba nanghihina? Kasi nanghihina siya pag yung unit nyo, itinabi ninyo nang hindi na-arrest yung spring. Ang tendency, yung spring lumiliit. Pag lumiliit yung spring, humihina na siya. Okay? Ngayon, unit is lifetime service warranty. Basta may problema, ang gagawin, tawagan po agad kami. Pag may problema yung unit, hindi tatawagan si kumpare or si bayaw para buksan yung unit, okay? Ang tatawagan kami para i-guide namin kayo kung paano set up, kung paano ang dapat gawin doon sa unit nyo, okay? Ngayon, kasi yung iba, no, medyo... Kahit paanong sabihin namin na huwag bubuksan, talagang matitigas ang ulo. Ngayon, pag gano'n na nangyari, pag talagang hindi kayo sumunod, no choice po kami para avoid na lang yung lifetime service warranty natin. Okay? Kasi ano eh, dumadami yung taong matitigas ang ulo. Ang nangyayari, dumarating sa amin yung unit, nabuksan na nila, may nawawala ng parts sa loob. Okay? Siyempre, pag may nawawala ng parts, medyo nakakainis na kasi wala yung spring, wala yung guide. Ngayon, tatanungin mo, sir, nasan na yung ganito? Ewan ko, malay ko. O ganun isasagot sa'yo. Pero, syempre, kung naalis yung spring, nandun lang yun sa loob, di ba? Kung naalis yung guide, nandun lang yun sa loob. Pero pag sinagot sa'yo, ewan ko, malay ko sa'yo. O. Diba? Hindi nila inaamin yung tunay na nangyari. No? Maraming ganyan kasi na masamang ugali ng Pinoy. Ngayon, wala namang paraan para mawala yung spring sa loob ng unit, di ba? Ganun yun eh. Sasabihin sa'yo, sir, bakit naman po, sasabihin namin, sir, bakit naman po binuksan yun na, nawala tuloy yung ibang part sa loob? Sasabihin namin, magagalit pa yan, ang sasabihin, anong malay ko dyan? Hindi ko binuksan yan. Hindi mo binuksan, pero kulang-kulang yung tornilyo. Hindi mo binuksan, pero sugat-sugat yung tornilyo. Di ba? Imposible naman yun, di ba? Kumbaga, meron kaming paraan para alamin yung unit kung talagang misuse, kung talagang binuksan mo, or, di ba? Maraming paraan, di ba? Alam din namin yung unit, minsan pa meron mga palusot ganito. Big man, yung unit, isang linggo na yung unit, ha?
Yung unit, ngayon ko lang ginamit mula nung binili ko last week. Ngayon, nung ginamit ko, ayaw gumana. Oh, ganun, 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 meron. Di sige, sir, gawin natin. Sige. Hindi mo pa nagamit, sir? Hindi pa, big man. Pero ang itim na ng loob, ang itim na ng grasa. Diba? Yung unit natin, meron mga stock yan na grasa sa loob. Ngayon, hindi iitim yan basta. Diba? Itim lang yan pag gamit na unit. Siyempre, kumakaskas, kumikis-kis, di ba? Yun. Kaya ano, ganito, pag ba may problema yung unit nyo, huwag kayo magsisinungaling, sabihin nyo yung tama, sabihin nyo yung totoo. Ganito kasi, big man, binuksan ko kasi, ganun. Naiinit na kasi ako, gusto ko magamit, baka minor lang naman, nagbinuksan ko na. Sabihin nyo yung totoo, para at least, alam namin kung saan kami magsisimula, di ba? Ang hirap kasi, hindi nyo sasabihin yung totoo, hindi namin alam kung saan kami magsisimula. Bandang ulit, tumatagal lalo yung problema ng unit. Diba? Ayun na mga kaysa pa, basta ano na. Basta ang gawin mo lang, ano ba to? Very nice, lamas. Ano lamas? Ganda boss. Ibang kulay po ba yan? Okay. Big man, use eye protection. Baka matsambahan mata mo, idol. Iyan natad. Okay, thank you sir. No? Ganda boss. No? Oops, buti na lang. Natakipan agad. Ano natakipan? Pangtimpla ng kopi. Maganda dalhin niyan sa biyahe. Ano yun? Sana mapili, boss. Okay, no? yung ano, tumbler, no? Pwede yung isa pang lagyan ng kopi, yung isa hot or cold yun, eh. Yung malaki, no? Kaya, yun. Ezekiel, Nabarete, yes, meron layaway installment plan, no? Okay, yun lang muna. Mga kaisop, sa lahat ng mga nag-share, ah, Jop Malyari. Uy, si Jeff to ah. Hello, Brother Jeff. No? Yan si Brother Jeff ah. Kwento ko sa inyo istorya namin yan. Ah. Yan kasi, during college days ko. Yan ah. Ano ah, medyo kwento, medyo ano eh. Paano ba nangyari to, Jeff? Ano yan ah, introduced by a friend din yan. Kumbaga, meron kami isang friend na, yun ang friend ko talaga din. Yan ah, ano ah, nag-stalkwa ako eh. Nag-stalkwa ako. Nakitira ako doon sa friend namin na yun. No? Tapos, lagi kami nakikita niyan ni Jeff. May shop pa yan. Sabay kami kumakain. Sabay kami ng bahay na tinituluyan. Ganon, ganon. No? Tapos, there come a time na nag-iba ako ng landas. Ganon din siya. Kumbaga parang nagkawatak-watak na kasi syempre during college. Syempre, pag nakatapos na or what, di ba may mga kanya-kanyang priorities. Then after that, tayong business, tayo siya, gano'n. Kamustahan lang kita. Basta, maaba, no? Pag ano yan, Jack na, mimiss ko yung nanonando tayo, Keche, no? Sa kapatid niya, pag sinusundo namin timog. Then, lagi mag-aayayan si Jeff. So, tara, Starbucks tayo, o, sagot mo. O, minsan, sagot niya, gano'n, no? Namimiss ko yun. Tapos, nakasakay kami dun sa Lancer niya na puti. Way back talaga, Lancer naman. Talagang bigati niya si Jeff Malyari, no? Dati talaga siya lang ang may Lancer eh, no? Yung Lancer na GLXI, yung ano yung kutawagin, ano? Ano ba yon? Itlog, hotdog? No. Hindi, hotdog yata kung tawagin. Ayun, natawa siya. Ayun, tapos, ayun eh, siyempre, minsan, ayan, namili siya ng tropa, namili rin ako ng tropa. Kumbaga, nagkahiwalay-hiwalay mga tropa kasi, siyempre, may mga hindi naman pinagkakasunduan. Yun, kami, natira kaming ano, yun, magkasundo. Kasi hindi namin nagustuhan yung ibang tropa, ganun. Awa naman ang Diyos. Hanggang ngayon, kamustahan, itlog. Oo nga, galing ni Jeff, itlog. Namimiss ko yun, ha? Ano, minsan, di ba, manonood tayo, Jeff, alauna, alas dos, Starbucks pa, eh, no? Yun. Grabe, ano pa lang ako nun, ha? College pa lang ako nun. Pala ko nun, pala mo nun talaga, no? Ng magulang, ng lola. Wala pa akong trabaho nun, pero nakapag-Starbucks na ako. Ito pa ang worst part. Ito. Yan. Konting share ko lang sa inyo. Kung di ba naman maloko kami ni Jeff, ikinuha ko niya ng credit card. ikinuha ako niya. Ewan ko kung paano ako naikuha niyan dahil sa mga connections niya. No?
Ikinuha ko niya ng credit card. Pucha, yung credit card na yun na nagpabaon sa akin. Swipe dito, bili ron. Yun. Man lang huli, binayaran lahat ng lola ko. No. Anyway, masasaya, masaya ang ano. Yan si Jeff, ano yan. Shout out Jeff, ano yan. Actually, hindi Jeff eh. Joffrey yan eh. Joffrey Malyari, no. Na yan, masasayang naging ala-ala ko no with that guy no. Kaya lang minsan nalungkot ako nung ano eh. Sa totoo lang may tampo ko diyan eh kasi way back may big bike yan. Nasiwala tuloy no. May big bike yan inaalok sa akin parang Spectre na Honda CBR 400cc. May big bike yan, inalok sa akin. Kaya lang, at that time, nagre-race ako ng pera. Kaya lang, nung binalikan ko siya, biglang nabenta na pala. Pero anyway, sabi ko, baka hindi para sa akin, di ba? Then nabalitaan ko, nag-states na, hindi man lang nagpaalam. Then ayan, sabi ko, nawalan ako ng kaibigan, ha? Nawalan ako ng kaibigan na talagang totoo, no? Yan si Jeff, hindi kayo iiwan yan, kahit sa mga chicks. Ayan, hindi kayo iiwan yan. Talagang totoong kaibigan yan. Ngayon, yun lang. Wala naman ng iba, no? Tapos, ano pa ba? Okay, may iba muna ako, no? Mayor of, ano, ito na yung unit. Shout out, Mayor. Pa-pick up mo na kay, ano, pa-pick up mo na sa bodyguard mo, so... Alam ko na kan na watching naman siya no. The Infinity na 6.0. Okay, mounted na yung ano yung scope sa ibabaw with a scope mount, okay? Then ano pa ba? Ayun na, may scope mount na plus the scope, the holographic scope, then ayan charging handle, ayan no. Makikita niyo yung charging handle ayan. Yan. Okay, yung ganda oh. Diba? Yan. May block din tayo nito, pero mas popular kasi to kasi ginamit siya ni Tanggol. Okay? No? Pero may block tayo nito. May block tayo na setup nito. No? Yun nga lang, mas popular to kasi ginamit siya ni Tanggol. No? Pero yung ginamit ni Tanggol, plain lang. No? Ito talaga pang ano eh, pang sarap ng gamitin eh. Pang ano, pang practical shooting, the best na the best. Putok ko na rin ha, para ano, Mayor, ano po? Hindi lang isasalita si Mayor, watching siya. Ayan, watching. Nakita ko yung logo eh. Okay na yung unit, no? Pa-pick up mo na lang. Napakasarap na niya iputok, no? Ayan, no? Ang kasa niya, hindi na ganun. Hindi na yung parang timang na nagkakasa. Ayan, no? Kawitin mo lang. Or if you have the holster, di ba? Ayan, no? Firing. Sarap, Mayor. Hindi ko lang alam kagabi kung na-erase ko yung FPS pero nung binitawan ko siya, nasa 420 FPS na siya using 12kg. So, 12kg ka na lang. Wag ka na mag-14, no? Wag na mag-14, Mayor, kasi ano, delikado eh. Baka hindi kayanin ng unit. Hindi ko rin sure, ha? Pero, wag na... For me, wag na. Firing. Ang mabilis yung cycle niya, Mayor, no? Wala ka na masasabi, wala nang lag, wala nang delay. Gagamitin mo na lang talaga. Napakasarap ng unit. Sunod natin yung 7.0 mo ng Infinity, no? Okay, then papadala ko ng extra battery ng scope, okay? Okay, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Yun. Tapos, pasingawin po ito. Okay? Tapos, ano pa ba? Yun po, pa-pick up nyo na po sa bodyguard nyo. Nakita ko kasi yung, nakita ko yung ano eh, yung profile picture mo, Mayor. Okay, anyway. Mga Airsoft, yun lang muna. Magandang gabi sa inyong lahat. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod. Bigman, sa mga taong naniniwala, appear lang tayo dyan. Sa mga hindi naman po,
wala akong pakialam. Thank you po. Have a blessed day. Spend the rest of the day positive.